Iwang na tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, kakatipon tayo dito sa dambana ng ating pong nuestro Padre Nazareno upang ihain ang banal na Eukaristiya ng pasasalamat natin at pagsusumamo sa mga biyaya na kinakailangan natin at pagpapasalamat na rin sa mga biyayang nakamtan natin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauang masuwayin. Ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Huda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang pagalagay ko sa inyo'y para kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay sa anak ng kaniyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalihin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalala sa amin namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin,
Alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa. Maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi mapigil ni Jose ang kaniyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kaniyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kaniyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kaniyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kaniyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy sila sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos, sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinapagkwintas ng kulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala sa buong lupain, si Jose'y ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayong lahat. Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan.
Huwag kayong pumunta sa mga Hentil o sa anumang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa sa sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipingaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Mga kapatid, napakaganda po ng unang pagbasa natin. Ito yung epic story ng magkakapatid na mga anak ni Israel o ni Jacob. Alam natin yung storyang ito na dahil sa pagkaingit ng mga kapatid ni Jose o ni Joseph ay ibinenta nila ang kanilang kapatid sa Ehipto. At ang alam ng kanilang ama na ito ay patay na. At si Jose ay naging halos prinsipe ng Ehipto. Nang magkaroon ng tagutom, ay pumunta ang kanyang mga kapatid sa Ehipto para bumili ng makakain. At sa ating unang pagbasa ay nagpakilala si Jose o si Joseph na sila, na siya yung kapatid nila na ibinenta noong bata pa siya. At napakaganda ng ending ng story ito sapagkat sila ay nagkaisang muli. Sa ating ebanghelyo, alam niyo po ba ang pagkakaiba ng apostol, apostle sa disipulo o disciple? Actually, parehas po sila mga alagad. Pero may pagkakaiba sila. Ang salitang disciple o disipulo ay galing sa salitang na disco at discere na ang ibig sabihin ay tinawag. Someone who is called. Ang apostolos, ang apostle naman ay galing sa salitang apostolos na ibig sabihin ay sinugo or ipinadala. Someone who is sent. Napakadaming mga alagad ang Panginoon noon. Hindi halos mabilang ang kanyang mga disipulo. Pero sa mga disipulong ito ay pumili lang siya ng 12 na maging kanyang mga apostol. There were only 12 apostles at narinig natin ang kanilang mga pangalan sa Ebanghelyo. At sila ay pinadala at sinabihan sila na hindi kinakailangan silang magdala ng mga kahit na ano paman, ng mga pagkain o sandalyas o mga damit o ano paman sapagkat ang sabi ng Panginoon ay siya ang bahala para sa kanila. Ano po ito sa atin ngayon? Una, lahat tayo ay mga alagad ng Panginoon. Lahat tayo ay tinawag na maging disipulo niya noong tayo ay binyagan. We were called to be disciples of Jesus when we were baptized. That is why we are all called Christians. Pero dahil sa ating pagtawag sa atin ay sinusugo din tayo katulad ng 12 apostol. We are also the apostles in the present time. Sinusugo tayo sa pangkasalukuyang panahon. Kaya nga, paano tayo magiging apostol sa pangkasalukuyan? Sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya sa ating mga bahay, sa inyong pinagtatrabahuan, kahit na sa labas, kahit na tayo ay kumakain sa restaurant, nandiyan tayo sa mga mall o kung saan man tayo, dala-dala natin ang ating pagkakristyano at ang dala natin ay ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ito ang pinapapaalala sa atin ng ating inang simbahan. Lahat tayo, kristyano. Lahat tayo ay mga disipulo.
lahat tayo mga apostol. Kaya sa misang ito, sasabihin natin sa ating mga sarili, Panginoon, narito po ako, isugo po ninyo ako. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakakabatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na siyang nangangalaga sa atin at ang ating tugon, mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagpadala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na mayapa na naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluhatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Sa ilalim po ng ating mga puso, panalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming Panginoong Jesucristo, inampun mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo po kaming pahalagahan ang maraming biyayang ito habang itinataas namin sa iyo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ayong sa iyong ngalan ay sinawa sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Malapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
ikanalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsinod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito si Jesus ang tumawag at nagsusugo sa bawat isa sa atin. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang lahat ng tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Papurihan natin
lahat ng bansa, o sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristong sa krus ay umagos mula sa sugat niya't tagilirang inulos. Dugong naghugas sa salang nagawa ng taong naglilosa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin ang kanyang biyaya. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan na lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor na Itim na Nazareno. Magsitayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay lubin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para sa pagsaluan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mag-pray over po ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga may karamdaman at may sakit sa inyo. Ilagay niyo po ang inyong kanang kamay sa bahagi ng inyong katawan na nangangailangan ng paghilom habang ako po ay magdadasal para sa inyo. Ipikit niyo ang inyong mga mata habang ako ay nagdadasal para sa inyo. Mapagmahal naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagtipon niyo sa amin sa dambana ng Padre Jesus Nazareno. Hiniling po namin sa inyo ang paglukob ng banal ng Espiritu Santo sa aming lahat upang hipuin kami ng kanyang pagmamahal, lalong-lalo na ang mga may karamdaman at may sakit sa amin ngayon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Amen. Amen. Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang mukha at ibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen. Amen. Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang mukha at pagalingin kayo sa inyong mga sakit at karamdaman. Amen. Sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Birhen Maria, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang diwa at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati